Yan na pamilya nyo? Ito pa ako dami. Kulang pa. Hi guys! So ayan, I'm back. And today, papakita ko na sa inyo kung ano yung mga napamili ko from Taytay Changge. Well, actually, medyo natagalan itong pag-film ko nito kasi November 2 pa kami pumunta doon and ngayon ko lang naisipan after a week. Eh, nakapag-upload na ako ng ibang video. But anyway, kasi bala ko sana, paghihiwalayin ko lang video yung aking Taytay Changge try-on haul. Pero nung tinignan ko yung mga damit, onti lang din naman pala yung mga napamili ko. So, pag-isihin ko na lang. So, papakita ko lang naman and mabilis lang to. So, yung first na nabili ko ay ito. Ito yung una ko nabili. O, diba? Nakahanger. Pinlansya ko kasi siya kasi sobrang gusot nito nung binili ko. And, diba, para at least medyo presentable naman pag pinakita ko sa inyo. So, ayan siya. It's a wrap dress. Actually, ito nabili ko sa Egg Pie. And ito yung pinakauna ko nabili. Kasi yung Egg Pie, malapit lang siya sa pinagparka namin. So, paglakad namin onte, Egg Pie na agad. And katapat siya nung Taytay All-Star Changge, yata. Hindi ko na maalala. Basta, pagpasok namin nun sa Egg Pie, I think sobrang excited ko kasi first aisle pa lang may nabili na agad ako. So, eto yon. Sobrang nagustuhan ko yung color nito.
Hindi ko mapakita ng buo. Papakita ko na lang dito sa gilid yung try-on. Okay, so, ayan, nagustuhan ko yung kulay nito kasi mahilig ako sa mga ganitong color. And I think magagamit ko to for, kanyang may gala or especially for summer. So, for summer yung kulay niya. And I don't know, nagustuhan ko lang talaga yung kulay niya. Sabi ng kapatid ko parang pang kurtina daw, pero hindi naman para sa akin. Parang nakakaakit siya sa mata. So, anyway, the price of this dress is 180 pesos lang. So, diba, sobrang sulit na. And, nakakatuwa kasi nakausap namin yung nagtitinda doon and puro wrap dress yung binibenta nila. And, nasabi niya na sila daw talaga yung nagtatahi ng mga damit na yon. So, nakakatuwa lang kasi, diba, kahit papano, nakakatulong tayo sa ating mga local businesses na tulad nito. Diba, kahit papano natutulungan natin sila sa pagtangkilik ng mga gawang local, gawang Pinoy. Yung next kong nabili ay this short. This one is a mom short. And nagustuhan ko talaga yung kanyang kulay. Actually, meron pala ako isa nagustuhan doon, yung H&M. Makikita niyo sa video, binidyohan ko kung saan ko to binili. Meron doon H&M na black. Pero nakita ko to sa gilid. Sabi ko, mas okay yata to kasi maluwang yung kanyang dito sa hita. Pero nung sinukat ko, hindi. Kasi malaki yung hita ko. Naging fitted siya. Supposedly, di ba, pag mom short, maluwag yung dito. Maluwag yung dito. Pero pagdating sa akin, naging fitted. So, medyo nag-iba yung kulay niya pagdating sa camera. Pero, pag sa personal, maganda yung pagka-blue niya. Parang siyang light blue kasi dito naging parang faded blue. Eh. So, maganda siya. And, this one is an overrun. Overrun ba? And ang brand niya Mixo. Hindi ko sure kung ano yun. Kung ano yung brand na yan. Pero, so far, nagustuhan ko yung quality nito. And, sobrang mura lang nito, guys. This one is only 230 pesos. So, imagine. Kasi, ako talaga, mahilig ako mag-tiyangge. Mahilig ako mag-bazaar. And usually, kapag bumibili ako ng mga ganitong shorts, nagre-range yung price from 300 to 500. Parang mga ganon. But this one is only 230 pesos. So, di ba? Sobrang sulit na talaga. Sobrang saya ko talaga na nagpunta kami ng Tiangge. Kasi gusto ko sanang mag-hoard ng ganito. Siguro next balik ko, bibili talaga ako ng maraming shorts na ganito. Next item ay ito, yung... this one is a square pants. Not sure kung yun yung tawag. Square pants siya. Yung wide, yung sa legs. Mahilig ako sa mga ganitong klase ng pants. And thankfully, nauuso siya ngayon. Kasi, yung mga ganitong pants talaga natatago yung pagkataba ng aking hita. So, yung mataba kasi yung hita ko. And feel ko hindi proportion sa katawan ko. So, pag nagsasot ako ng ganito, natatago yung aking malalaking legs. Kasi wide siya. This one is 120 pesos lang. O, diba? Sobrang sulit na. And ang ganda ng tela niya. Parang cotton siya. Although medyo see-through siya, pero enough naman na to cover your legs and hindi makita yung inyong underwear. So, for me, talagang sobrang sulit na nito. Sobrang ganda na nito. Next thing that I bought is this top. So, itong top na to, semi, ano siya, ano ba tawag dito? One shoulder siya. And hindi naman obvious, no, na sobrang gusto ko yung mga ganitong kulay ng damit kasi feeling ko nakakaputi and nakaka-bright siya ng skin tone. Ewan ko, sobrang nahilig ako sa mga ganitong color, yung orange or yung red-orange. And nakakatawa nga kasi yung dati, yung buhok ko, orange. So, si mga damit ko pa, puro ganito. So, mukha lang akong ewan. Well, anyway, so ito, sobrang bet na bet ko tong top na to. Ang cute niya. And eto, nakita ko siya sa Igpay pa rin. Well, actually, mga pinakita ko sa inyo from Igpay din talaga. Kasi yun yung unang Tiangge na pasukan namin. And doon pa lang, ang dami ko na talagang nagustuhan. So, hindi ko na pinalagpas kasi feeling ko talaga hindi namin malilibot yung lahat ng Tiangge doon. So, pag nakita ko, nagustuhan ko, binibili ko na kaagad. So, this one, nakita ko siya dun sa harap na stall. And, actually, nung una, hindi ko pa gustong bilhin.
Kasi sabi ko baka nga may mahita pa ako iba. But wala akong nakitang iba, so binilikan ko talaga to. Kasi sobrang unique niya. Ang cute niya, so ang lakas niyang parang medyo formal. Formal yung datingan niya. So ang ganda. Anyway guys, ang price pala nitong top na to is only 120 pesos. By the way nga pala guys, yung pinakita kong video preview kanina nung aming taytay walkthrough, mostly doon, nung mga pinakita ko, doon ko binili yung mga products na to, yung mga damit. Medyo hindi kasi ako nakapag-video eh, nung nakaharap sa akin yung camera. Kasi cellphone lang naman yung gamit ko ngayon and wala akong tripod. So medyo mahirap. So kada bili ko na lang, binivideohan ko na lang yung store para makita niya rin. So, next stop na nabili ko ay this one. Ay, hindi kita. This one is a simple turtleneck top na open yung kanyang shoulders. Yan. Papakita ko na lang sa, yan, sa gilid. Para, hindi ko kasi mapakita masyado eh. Paghawa ko lang. Para magka-idea kayo. Well, anyway, sobrang saya ko kasi tagal ko nang naghahanap ng ganitong top na maganda yung quality. And this one is 40 pesos lang. O, diba? Imagine, 40 pesos, may damit ka na, may pang-forma ka na. So, nakakatuwa talaga dun sa Taytay Changi. Kasi, parang first time ko maka-encounter ng mga ganong damit na ganon kamura. So, sulit na sulit talaga. Actually, yung gusto ko sanang open shoulder na ganito ay yung long sleeves. Pero wala kasi yung makita eh. Kahit sa Shopee or sa Instagram, parang wala akong makitang ganun. Mostly, ganito siya yung hanggang dito lang. Short sleeve lang. Pero okay na rin to. Tuwa na ako dito. Yan lang. Mahili kasi ako sa mga simpleng shirt lang eh, na medyo parang pumaporma. Simple na parang pinag-effortan. Tama ba? Next item ay itong top. This one is a puff top. And sobrang nauuso siya ngayon. Sa Instagram pa lang and sa mga ibang vlogger ko na nakikita, marami talagang susuot ng ganito ngayon. So, gustong-gusto ko talaga magkaroon ng ganito kasi feeling ko lakas niya lang maka-aura. Ganun. And kapag sinusuot siya, parang talagang na-emphasize yung ditong area natin. And elongate niya yung shoulder. So, ako, white na yung binili ko kasi para madali siyang turnuhan. So, I think maong shorts or kahit yung square pants na binili ko kanina, bagay siya dito. And mostly yung nakikita ko doon sa Changi ay yung nakaganito. Nakaganyan siya and yung maikli yung kanyang sleeve. Pero buti na lang nakakita ko ng ganito, which is yung nakaganyan. Ayan, makita niya tinry ko siya. Nakaganyan siya and puffy. May pagka-puff yung dito niya. So, ganito talaga yung mga type ng tops na gusto ko kasi yun nga, napapahaba niya tignan yung shoulders kasi ako maikli yung shoulders ko. And ayun, parang ang lakas niya maka-feminine. So, this top is only 100 pesos. Ang daming variety of colors doon. Makikita niya rin sa video. Binidyoan ko rin. And, pagka plain 100, kapag yung may mga design or yung checkered, I think it's 120 or 150 pesos. So, last na nabili ko ay this jumpsuit. Jumpsuit pa tawag or romper. Or onesie. Ito. Ang cute niya. So, again, this one is maluwag yung sa kanyang sa kanyang legs. Ayan, so etong damit na to, medyo feeling ko pang tita na. Pang tita na siya. So, sobrang plain and alam mo yun, yung parang formal. Medyo formal siya tingnan. Pero, tingnan niyo yung sa likod niya. Yung sa likod niya, ayan, may semi-backless siya. May ribbon dito. Ayan. Ang cute nito, sobra. Kaya ko to binili kasi may mga times na tinatamad akong pumorma. So, pag tinatamad ako, ito na susuot ko. Para hindi na ako mamroblema kung ano yung pataas ko or ano yung titerno ko sa pambaba. So, minsan kasi, di ba, may mga ganyan time problem. So, itong damit na to, this one is 250 pesos. And for me, sulit na talaga. Kasi yung mga ganito talaga kasi I think nagre-range siya ng
300 eh. 300 pataas pagdating sa mga bazaar or sa mall. Sa mall, di ba? Mas mahal. Pero sa Taytay Changge, 250 lang. Imagine. Ang lakas makatangkad nito. Tinry ko na to. May kita nyo dito sa video. Tinry ko na siya and ang lakas niya makatangkad. And I think I will pair this with a rubber shoes. Yung white rubber shoes para... Or sandals, pagka medyo formal. Or kapag gusto ko siyang gawing casual, pwede kong ternuhan ng rubber shoes. So, yun guys. Yung iba kong napamili is for my boyfriend na and sa aking mga pamangkin and inaanak. So far, yun lang nabili ko for myself. And, para sa akin, okay na yun. Kasi, actually, gumawa ako ng listahan eh. Bago kami pumunta doon. And, ayun nga, yung... jumpsuit, and then yung puff top, and then yung high-waist na short. Yun lang talaga yung mga pinaka-target ko na bilhin. So, for me, okay na yon yung mga napamili ko. And, hindi na rin ako, nung namamasyal kami doon, hindi na rin ako nag-intend na tumawad pa. Kasi, for me, sobrang baksak presyo na talaga nung mga items doon. So, kumbaga tulong na yun eh. Tulong mo na sa kanila. At tatawad ka pa ba na 10 pesos lang or 20, di ba? So, bigay mo na yun sa kanila. So, kasi sobrang afford naman din talaga nung mga items nila doon. Pagdating naman sa schedule, guys, mostly mga stalls, open naman sila on weekdays and weekends. I think yung isang araw lang na hindi sila open, yung majority ng stalls na hindi open is Wednesday. I don't know kung bakit Wednesday, pero mostly, ayun nga, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, open naman yung mga stall. So, no problem naman. Hindi ko na isa-isahin yung mga schedule kasi yung generalize ko na lang yung mga schedule. Kasi, guys, kahit hindi naman open lahat or may mga ilan-ilan na close, hindi kayo mauubusan kasi sobrang laki ng Changge doon at hindi kayo magsasawa. Kumbaga ganun. Kami nga, November 2 kami pumunta and medyo, noong una, nag-alangan ako kasi hindi ko pa alam, hindi pa ako masyadong familiar sa schedule ng Taytay Changge, tapos holiday pa kami pumunta. Medyo nag-alangan ako pero pagdating namin doon, as in, open lahat ng stalls. Meron mang close, parang mangilan-ilan lang, bilang lang sa kamay. So, ayun. Okay, masyadong mag-alala pagdating sa schedule kasi yun nga, kahit hindi naman open lahat, hindi kayo mawawalan ng mabibilhan doon kasi malaki nga siya. So, that's all for today's video, guys. I hope you like this video. And if you like this video, please click a huge thumbs up. And don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated sa mga aking next YouTube videos.